Hi, good morning sa inyo lahat. Welcome to the new video. Ang title nito ay Coach Alvin played and won in French defense. Dun siya naglaro sa Leeches. Okay, so check na natin kung ano ba ang game na ito. Let's go! Let's check and learn French defense. Nag-start ang game by e4, e6, d4, d5. Ayan ang French defense. Ang yun ng French defense is mag-counter-attack against the e4 pawn. Okay? Ayan yung ina-attack niya. So, mag-move na siya ng e6. At pag tumira ang white ng d4, ay titira siya ng d5. Yan po ang French. Okay, ito, sinuportahan ng white ang e4 sa pamagitan ng knight c3. Move. Nag-knight f6 at in-attacking ulit ang e4. Ngayon, may two-fold attack na sa e4. Tumira na e5, in-advance ang pawn. Okay. Ngayon, pwede ba kumain? Pwede naman kumain, kaso, pag pawn takes, magkakaroon ng buhay ang bishop. Okay, so, magiging active yung bishop sa c8. Okay, kaya minsan, may option na, isarado lang position. Ito yung close position na tinatawag after e5. Knight fg7, napakapangit pag babalik tayo sa original square. Parang wala nangyari sa pesa natin. Kaya madalas, ang tinitira dito is knight fd7. Para magkaroon ng saysay ang kanyang move. f4, ay binubog. c5, yan is napakaganda. Ini-eliminate yung center ng white in d4 square. At yan ay karaniwa ina-atake sa French opening. Knight f3, sinuportahan ng d-pawn. Sinuportahan niya ang d-pawn. Knight c6, additional pressure sa d4. Okay. Bishop e3. Ayan po. Ano po ang kanyang turret? After bishop e3, ay minsan ay kinakain niya itong c5 pawn. Okay. Pero sa ngayon ay hindi pa maaari ang ganitong scenario. Pag pinag-uusapan natin strategy. A6, ang plano ay mag-expand sa queen side. Bishop E2, continue lang ang develop kasi kailangan mag-castling ng white. G6, ito po ay karaniwang tinitira ni Yenoski o ni Coach Alvin. Okay? Para protektahan ang F5 square laban sa F5 move. Castling and B5, nagpatuloy mag-expand sa queen side. Nag-castling na ang white. Dito ay mas malakas ang black sa queen side. Kaya siya nagpupush ng pawn. At para ma-develop ang bishop sa b7 square. a3, dinepensahan niya against this pawn move. Kaya gumawa siya ng extra defense. Pero madalas ito ay error sa position na ito or inaccuracy. Bishop e7, kung sakali mapupunta rito ang knight, meron chance na kainin. Okay? At ang idea ay ilagay ang knight dito. Kunyari lamang, okay, kunyari lamang po queen dito at ilalagay ang knight sa f5. Yan po is napakagandang outpost para sa black. Okay? That is only a sample. Okay, pero hindi pa yun yung accurate move sa position. Okay? So dito bishop e7, queen dito. Okay, bishop b7, ito na lang yung pag-develop ng pyesa, bishop d3. At dito naman ay tinira ni Coach Alvin ang queen b6. Additional pressure against sa d4. Kung makikita ninyo, nakaturo na lahat sa d4 ang atake. Kaya kumain na siya, kinain ng bishop, at nag-exchange sila, at nag-queen f2. Ngayon, kailangan ba natin kumain kagad? Queen to queen, kasi karamihan sa atin ay mahilig makipag-queen to queen. Dito, ang ginawa ni Coach Alvin ay tumira lamang ng rook c8. Nag-develop lang siya ng pyesa papunta sa isang potential open file. So, half open file ang tawag niya, kalahating open file. Okay? At maganda siya para sa rook. Okay? Kasi pag nawala yung knight, pag nawala itong knight at saka queen, eh may potential attack dito sa c3 at saka sa c2. Yung naka-red na square. Knight e2, nag-decide na siya, nakainin, at pumunta sa isang endgame position. Knight c5,
Ang dahilan nito ay para kainin ang bishop sa d3. Kasi, kung mapapansin nyo guys, itong bishop na to is good bishop. Yang naka-green. At yung bishop na natin na naka-yellow is bad bishop sa ngayon. Kaya kailangan i-trade yan. Kainin ang knight. Rook d1, sinuportahan ng bishop. Okay, sinuportahan ng bishop. Kung hindi niya gagawin yan, halimbawa, tumira si white ng f4. Ay, ng g4. Sorry. Yung g4 move. Okay? Kakainin ng knight yung bishop. Pawn takes. Okay, so pawn takes. Then, ano yung pinakamagandang move dito ng black? Okay? Ano yung pwede niyang gawin? Possible na gawin niya rito is knight e7 or knight a5. Okay? So, knight a5. Possible niyang gawin niya, knight a5. Papunta siya ron sa b3 square na weakness. Okay? At ang rook pwede pumunta sa c2. Okay? Which is napakaganda position. Okay? Para sa lahat. Okay? Kaya dito, sinuportahan niya ng rook. At ang idea ng white ay itira ang pawn dito sa c3. Okay? Para hindi lumakas lalo ang rook. King e7, wala nang balak mag-castling si Coach Alvin. c3. Okay? Bago makakawala yung bishop, papunta ron or dito, kinain niya na ito. Kinain ito ng rook. At dito, kailangan pumunta sa mga weaknesses. At kailangan atakihin ito. Okay? So, ang gagawin niya ng knight. Okay? So, si knight, wait. Si knight ay pupunta dyan. Okay? Sa mga square na yan. Knight e d4. For the meantime, nagkaroon ng outpost ang knight sa d4. So, napakalakas niya. Ina-atake niya napakaraming square. Pero, hindi pa niya ito magagamit. Hanggat hindi pa niya itinitira ang f4, ang g4 at ang f5. Yan yung kailangan niyang move. Kaya, ang ginawa ni Coach Alvin ay binantayan na kagad ang g4 square. Para hindi makapag g4. Okay. Knight g5. Okay. Itong move na to ay, tingin ko ay, error. Okay? Ito ay error. Wala siyang gagawin. Ang mas maganda ay itira ang g3 at mamaya, itira itong h3 at itira ang g4 para maituloy niya yung f5 move. Okay? So, yan yung pinakamagandang move dito. Sample, h3. Okay, let's say rook c7, ganyan. Rook c8. Okay? So, ito is maganda. Kumokontrol sa open file. Inaatake kahit pa pa. Then, f and g4. Kain. And merong open file na si white. At kung sakaling bawiin niya ito, ay may F5 na. So, napakaganda na move na ito. Maraming posibilidad. At saka lamang natin iisipin ang knight to G5 para atakin ang napakaraming square dito sa king side. Okay, yan po isang sample. Kaya ito knight G5 is medyo questionable. Okay, para sa akin, questionable yan. Rook C7, okay, and the same idea. Oops, sorry. Ang same idea, lalagay yung rook, atake doon. Kaya, pupunta dito. Okay? Rook D1. Bishop, okay. So, iminanuber mo niya yung bishop. Papunta ron. Okay. Ayan, G3. So, naisip niya na siguro yon. So, Rook C8. Okay? At least, kahit pa paano may inaatake. And, saan ba yung direction ng attack ni Black? Ang direction ng attack ni Black is on the queen side. Kung nakikita ninyo. Okay, so, nakadirekta siya lahat doon sa queen side. Ito, nakabantay. Okay, nakabantay siya against possible threats. Okay, kasi pwede mag-sacrifice dito si knight. Oh. Dito sa e6. Possible na mag-sacrifice. Kaya dapat bantayan ng bishop. Okay, knight c4. Ayan na. So, nag-move forward na ang knight at ina-atake. Okay, so ano ba yung plano rito ni Black? Mamaya, i-reveal natin. Rook e3. Okay, so dito... Ay, bago siya tumira ng B3, matagal siya nag-isip ang kalaban. Hindi niya alam kung paano didepensahan itong mga pawns. Kasi meron tayong dito tinatawag na positional sacrifice. Ano po ba iyon? Sabihin natin, kunyari na lang, nag-knight H7 siya. Knight H7 papunta sa H6. Okay, yung weakness ng Black. Okay, ano yung pwedeng gawin ni Black? Okay, so pwedeng kumain ng pawn. Kain, then rook take C3. So... Ayan. Yan yung positional sacrifice dito sa position na to. Bababagsakin ang A3 pawn, yung nakapula, at pag nawala yan, makikita nyo, malakas na itong dalawang pawn
yung B5 saka A6, yung naka-green na pawn. So lalakas sila. Okay? So ito is long term. Okay? Itong ito namang rook. Okay? Ito namang rook sa C8, saan pupunta to? Posible pumunta rito sa C4, yung naka-green. At atakehin to knight at pwede pumunta ron. And atakehin yung A-pawn. Okay? So, ayun yung mga posibilidad. Okay? Na mangyayari dito sa position na ito. Okay? Kaya dito after B3, tumira na lang siya nito ng B3. Okay? Ngayon, may trap. Okay? Pag kinain niya ito, titira ron. Okay? So, trap yung knight. So, B4, kain. Knight B5, and kain. Okay? So, merong counting trap. Okay? Merong mong trap. So, nagkaroon ng pass moon dito si white. Okay, continue pa natin. Knight takes dito. So, check. Ayan. Mababawi naman. Oh, sorry. Not that move. Okay, so, this mo. Dito, sorry. Dito. E3. sorry, ah. Okay, dito. Okay, rook D3. Okay, so, mababawi naman ni black. Okay? So, after this move, okay, nakakuha siya ng pawn. Kaso, ang problema, in black's perspective, malakas tong double pawn na ito. At may knight dito na stable na naka-atake at may rook na maganda sa A6. So itong rook na to is napakaganda. Yung bishop is medyo inactive, okay? Pero dito sa position na ito, magkakumain, hindi ka pwede kaagad mag-bishop. Baka sabihin niyo, coach, pwede ba to kaagad? Okay, check, kain. So pwede rin naman 'yan. Okay, pero mas gaano gaganda ang position ni white kasi pwede na siya magpunta dito. Okay, so nag-maneuver siya, tapos pupunta ron, aatakein yung bishop. Okay, yung king natin is badly tied up to this pawn. Kasi yung knight maganda rin, inaatake niya yung pawn na ito. Okay, inaatake niya itong pawn na ito, yung weakness. Okay, so ayan, nakadepensa si king. So medyo talo, tagilid talaga ang black dito. Okay, ayan, yan yung concurring variation. Okay, pag nag knight takes A3. Okay? Pag kumain ng pawn. Kaya dito, ang tinira ni, ano, tinira ni coach is knight A5 na lang. Binalik niya. At, renewing the threat. Okay, renewing the threat on that C-pawn, yung nakapula, yung weakness. B4, okay, binalik lang. Okay, obviously, dito, kakainin. Kakainin yung knight, di ba? So, knight C4, at least pwede umatake doon. Okay, so knight B3, okay, so plano siya i-block doon yung knight. So kumain na ng pawn, ngayon pinagkaiba, pag kumunta rito, yung pinagkaiba is, ano po kaya? Yung pinagkaiba po ba? Yung position? Pagkaguman yan, let's see, ano yung pinagkaiba niya? Okay, so magkakaroon ng pin. Okay, pag kumain dito, so meron ng pin. Nakapin na yung knight, tapos pwede pumunta rito yung rook. Babagsak na naman to, yung b-pawn, tapos nagkakaroon dalawang pass pawn. Okay, so dito, iba na yung position. Okay, medyo mahirap na para sa puti. Kasi nagmamaterialize na yung sacrifice. Eh talaga, isa sacrifice mo naman yung knight, di ba? At pagka nagganyan, rook takes a3. Okay, dito, ibinalik niya, then kain, and mas maganda na yung position ni black. Okay, yung bishop, may depensa ang tong pawn, tapos kakain na rito. Okay, okay, mag-rook muna, mag-rook muna sa sito, parang mating net, kasi parang may mating net na eh. Yan, oh, parang may mati na siya, di ba? So, yan, mas maganda yung position ni black dito. Okay, so kung sakali guman yan, okay, check natin, tapos kain. Makipag-gamble siya, hindi naman papansin eh, hindi ako kakain. Kasi pag kumain dito, kakain siya ron, di ba? So, papangit position ko. Ito lang, rook B2. After na rook B2, okay, we have the rooks on the second rank. And napakalakas nila, okay? Napakalakas ng position na ito. Okay, so, tapos may dalawa pang pass pawn, yung ito. Yung dalawang pawn na naka-green, pass pawn ang tawag yan. Itong isa is, lagyan ko ng red, protected pass pawn noon. Yung merong arrow na red, yan.
So, ganda. Ganda yung position ni Black. So, go back. Let's go back. Pagkain, nag-decide si White na 95. Tagal niya nag-isip dito. Pero dito, oh, kinain na ni Coach. Excuse me, kinain niya na. May talagang ano, positional sacrifice. Okay? Gain pawns, gain a piece, para magkaroon ng dalawang passpawn. Ito, yung naka-green. Para magkaroon ng dalawang ganyan yung passpawn. So, rook A3. Okay? So, anong gagawin natin dito? Kailangan gumawa tayo ng passpawn. So, A5. Binalik niya na yung knight. Wala na kasing gagawin yung knight niya sa G5. Okay? So, knight C4. Centralize, ibabalik natin sa center yung knight. Okay, alam nyo ba na kung maaari mailagay yung knight dito, mas maganda dun sa naka-green. Sa E4 square, kung mas maganda sana. Pero tingnan natin kung paano maigagawa yun. Rook E2, okay? Para maka-ship dun yung rook. C8, okay? Ililipat dito yung rook, okay? Depensa ron. Okay, so, ayan na. So, napakaganda na knight niya. Na-centralize, okay? Pero, tingnan natin kung mananalo. Kay B4, ayan na. Gagawa na ng passpawn. Hindi, wag rook takes rook, ah. Walang value to, eh. Okay, so, ano sabi? Okay? You have to, ano, you have to pressure your opponent, okay? And, exchange. Pag may kipag-exchange ka, kailangan, ano, kailangan may purpose, okay? So, yan kasi, oh, ang lakas. Pagtira ng white dito, yan lakas na, di ba? Ang lakas ng rook. Okay, marami siyang pwedeng puntahan dito. Tapos yung knight, malakas pa. Okay, so, mali yun. Mali yung ganun, yung rook takes B4. Mas maganda, pawn takes pawn. Yan. Para may pressure. Ito, magiging passive. Yung rook, yung magiging passive. Pag sinabing passive, mahina. Mahina yung value ng rook mo. Okay? So, yan na. Kahit pa paano, gagawa ng counter threat. Okay, guardihan natin ang 7th rank. Okay, rook A6. Okay, eto na. Nagkaroon na ng chance si Black na makatake sa rook tapos pupunta dito sa kanyang pinaka-mimiting square sa center. Yan na. Okay, na nasa center na siya, marami na siya magagawa kasi ang dami niya na inaatake. Okay? Ayan. Okay, so, ayan. Grabe, oh. Grabe yung sayo ng knight. Diba? Knight C6 check. Okay, kinain na. Okay? Bakit? This is a bad bishop. This is a good knight. Good knight. kain. Then, rook B5. Okay? So, yan. So, rook B5. So, king D4. Inatake. Okay? So, you have to neutralize. Yan lang. Paalisin natin yung mga pyesa na yan. Tapos, knight E4. Yan lang. Mag-counter-attack sa white. Which is, tama naman yung ginagawa niya. Knight E4. Rook C7 check. Okay? Rook C7 check. So, king F8. And, rook 2. Rook to A7. Ito yung blunder niya, tingin ko. Ito yung blunder niya. Okay? This is a bad move. Okay? Ano yung magandang tira dito ni White na pwede magka-problem si Black? Sa tingin niyo. Or makakatabla siya. Nakita niyo ba? May tira siya rito eh. May tabla eh. Okay? Pero tinira niya is rook A7. Yan o. So, this is bad. Lagyan natin ng pula. This is bad. Okay, that move is a very bad move. Okay? Ano kaya? Okay. Active na yung rook dito. Ina-atake niya to F7, which is weak. So, paano natin dadagdag atake? Nakuha niyo na ba? So, ang gagawin niya is ito. Rook dito, pupunta dun sa A7. So, gawin natin green. Para, let's say ganyan. O, padamahin natin. Padamahin natin si queen. So, okay. So, check. Okay? Walang paraan si black para depensahan to. Okay, itong weakness. Wala siyang paraan. Yung nakapula. No? Wala siyang paraan. Yung F7. Para protectahan yan. Okay. Nakita nyo. Use the knight. How can he defend? Punta dito. Punta dyan. Okay. Yung rook paano? Okay. So, yung rook naman paano? Wait. Ito na. Pag ito. Paano siya didepensahan to? So, kailangan nyo ng ano? Iaharang niya lang to siguro dito, no? Pero, yeah, walang paraan para depensa niya. After B2, check. Magpe-perpetual na dyan. Check. Check. Lumapit man siya rito, pupunta doon. Gumanyan, dunta rito. Ayan. Okay. So, pag gumanyan,
Okay, pagka gumantaw kasi gaganyan eh. Diba? Sa pangit. Eh, kahit pa nga gumanyan, gaganto pa rin, diba? May mati pa rin. Pag nag-queen ka, checkmate. Okay? So, walang paraan. So, tatablo talaga rito sa pagka gumanyan, diba? Pagka naman gumanto ka, nag-queen ka naman dito, may mati ron, diba? O kaya dito, check. Okay? So, ang dami mati, diba? So, dito, a rook on the... So, tanggalin natin to, ha? Okay? Tanggalin natin to, guys. Okay? A rook on the 7th rank is very strong. Two rooks on the 7th rank is very strong. You have to aim for this. Kailangan, lagi nyo, ano? Papangarapin magkaroon ng rook dito sa 2nd rank. Ito yung nakita ko. At the rook A7, balik tayo ron. Wala, sabi ko, paktay. Panalo na ako dito. B3. Okay, rook A4. Pero medyo mahirap kasi active yung kanyang isang rook. Okay? Medyo active yung rook niya. Pero okay lang. Okay, king G7. Okay, so ang plano is akit dito. Hindi magtatago. Okay, rook A3. Okay, yan na. Ina-expect ko na yan. Atakin niya tong pawn ko. Rook P4 check. And luckily, I have this move. So, binigay niya na. Ito inaantay ko. Kasi, ang ganda ng depensa na rook dito. Is defending this square. Okay? This square. Kasi pag nakuha ko yung square na yan, wala na. Pag nakuha ko to, wala na. Ayan, nakuha ko nga. Ayan. Tapos, knight. Ayan, oh, may check na naman. So, the same time, defending that pawn. Punta rito. Check. Baba. Okay? So, dito, mira ako ng H4. Pero bakit? Okay, ginulo ko yung position. Okay? Kasi, nakita, napansin ko, itong pawn na to is weak. Yung pawn sa B3 is weak. Kakainin na yan. Ngayon, kailangan ko gumawa ng bagong weakness, bagong threat. Okay? At nakita ko itong pawn chain na to. Sabi ko, potential itong pawn chain na to na maging weakness. Okay? Pag yan is na-atake ko, nakuha ko. Combining with this pass pawn sa D5, then, swerte na, di ba? Yan. So, kaya ako nag-H4. Ang main idea, pag kumain, kakain lang. Tapos, tatapyasin mo na isa-isa. Okay? So, kailangan mag-create tayo ng mga, ano, problema sa kalaban. Okay? Dito na, wala na siya. Dito na, nag-blunder. Ayun, yun yung last blunder niya na pinakamalupit. King E3, kain, natural, kain, ng pawn. Tapos, ang main idea is to check. Okay? So, x-ray. Ayun, x-ray mo siya. Kaya gumanon siya, dinepensahan niya. Oh, sorry, napaling. Dinepensahan niya yung pawn. Using the king. Pero dito, mapansin niyo weak tong dalawa. So, tactical motive, ano yun? Siguro, lahat ito, makikita ito. Knight D3. After knight D3, nag-resign na siya. Okay? So, may pork. And, hindi na siya nag-continue sa laro. So, okay? So, ano yung matutunan natin dyan? Okay? So, check natin. Check natin. Okay. Meron gantong positional sacrifice sa French. Okay? Karaniwan. Actually, ito, hiniram ko sa London. Okay? Meron ganyang positional sacrifice dyan. Okay? Ang aim nyan is basagin yung tatlong pawn para magkaroon ng dalawang passport. Okay? Para magkaroon ng dalawang passport. Itong naka-green. Yan. Black passport. So, yan yung ano, yan yung motive niyang position na yan. Okay? Tingnan natin dito, okay na may position ni white, kaso walang clear na plano. Okay, ang black may clear na plano, yung white wala. That's the problem. May walang concrete plan na tinatawag. Okay? Wala siyang concrete plan. Okay, so yan yung ano ng position. Okay, and I hope may naintindihan tayo rito. Okay? And may natutunan kayo, guys. Okay? Kung nagustuhan niyo to, press the like. I-hit nyo yung like or i-tap nyo yung like kung gamit nyo cellphone. And also, subscribe din kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel pa para at least pag gumawa ako ng mga bagong videos, updated kayo sa mga nangyayari. Okay? Ito, pure Tagalog na tayo rito. Hindi na ako basta mag-i-English para lahat nakapanood kasi may mga nagre-reklamo. Okay? Na, ano raw, ang lanim doon ng English ko. Okay? So yun guys, okay, salamat sa inyong time. Okay, wait tayo sa susunod kong video and God bless. Okay, panoorin nyo rin yung iba kong videos ha. At nga pala, yung mga gusto magpa-personal tutorial or ano, contact me. Okay, contact me. Nandiyan na may email address ko. Yes, tell me, coach, gusto ko magpa-turo, magpa-improve ng game.
panelist ng game, contact me. Okay? So, thank you and wish you luck.